atin pong tunghayan ang ikawalong kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Sa tabi ng lawa na piling mag-usap ni na Hunter at Abigail. Tahimik ang lugar at tamang-tama para sa magulo nilang isipan. Nakatingin lang sila sa payapang lawa, tila ba naghihintay kung sinong mauunang magsalita. Sa mga sandaling iyon, sa magiging desisyon nila, nakasalalay ang kanilang pamilya. Ito ba'y mabubuong muli o mananatiling sa magkaibang direksyon ang punta nila? Tumikhim si Hunter, waring nais nang umpisahan ang usapan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo inilihim? Tanong ni Hunter na halatang kinikimkim ang sakit. Ayokong maglihim sa'yo. Nakita ko kayong naghahalikan ni Veronica nung araw na magpapaalam na sana ako sa iyo. Nung araw ring yun, natapos ang pagpapanggap mo at gaya ng ipinangako ko sa iyo ay pipirma ako sa divorce paper at yun nga ang ginawa ko. Hindi ko inaasahan na makikita ko ang tagpong yun. Nasaktan ako. Oo, nasaktan ako dahil mahal kita. Kaya umalis ako. Umuulan rin ng mga oras na yun kaya hindi ko na namalayang may paparating pa lang sasakyan. Hanggang sa iyo na nga, nagising na lang ako na nasa Canada na pala ako. Na-comatose ako. Noon ko lang nalaman na nagdadalang tao na pala ako. Napakasaya ko nang malamang ligtas sila sa kabila ng nangyari sa akin. Pero ang sayang yun ay may kaakibat na takot. Takot na baka kapag nalaman mo ay saktan mo na naman ako gaya ng dati. Hindi ko kayang mawalan pa ng anak. Kaya hindi mo ako masisisi, Hunter, kung hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa kanila. Pero ngayong alam mo na, hindi ko naman sila ipagkakait sa iyo. Karapatan mo rin namang maging ama sa kanila at hindi ko ipagdadamot sa iyo yun. Nakatingin lang si Hunter kay Abigail hanggang sa matapos itong magsalita. Napakalaki ng ipinagbago ni Abigail sa pangangatawan at personalidad. Kung noon ay nagiging api-apihan ito sa kanya, ngayon, kaya na nitong tumayo sa sarili nitong mga paa. Anong pangalan nila? Tanong ni Hunter na ang tinutukoy ay ang pangalan ng anak. Jacob Raven at Jewel Paris, sagot ni Abigail. Napangiti si Hunter. Jacob? Jacob Hunter ang pangalan ko. Napatango naman si Abigail at napangiti rin. Alam ko. Kaya nga isinunod ko ang pangalan ni Jacob sa iyo, lalo pat halatang halata naman na minimi mo si Jacob. Nanggaling naman sa pangalan ko ang pangalan ni Jewel. Jewel Celestine ang tunay kong pangalan. At least tig-isa tayo ng minimi. Nakangiting sagot ni Abigail na tila ba wala siyang sakit na dinanas noon. Magaan ang naging usapan ni na Hunter at Abigail. Nararamdaman nilang komportable sila sa isa't isa at na isang tabi muna ang nakaraan na tila ayaw na nilang ungkatin pa. Nangyari na ang nangyari. Wala na silang magagawa upang baguhin pa yun. Pero dahil doon ay may natutunan naman sila. May aral silang nakuha na ang lahat ng sakit ay kayang burahin ng pagmamahal depende sa sitwasyon. Nagkatinginan sina Abigail at Hunter habang nakangiti sa isa't isa at tila may sariling utak ang isip at puso nila. Dahan-dahan ay naglalapit ang mga mukha nila, nananabik sa bawat isa. Malapit nang maglapat ang labi ng dalawa, nang may biglang dalawang matinis na boses ang naririnig nilang papalapit sa kanila. Nakita nila ang anak nilang kambal na tumatakbo papalapit sa kanila. Nang makarating sa kinatatayuan nila, ay kaagad na yumakap ang mga ito kay Abigail. Tila ba na-miss kaagad ang kanilang ina. Si Hunter naman
ay nakatingin lang sa nakikita niya ngayon sa harapan. Nasasaktan si Hunter sapagkat hindi siya kilala ng mga bata. Nakita naman ni Abigail na nalulungkot si Hunter kaya may ibinulong siya sa dalawang bata. Napatingin naman sa kanya sina Jacob at Jewel nang may mga tanong sa mukha. Tumango lang si Abigail. Nilingon naman nina Jacob at Jewel si Hunter sa kadahan-dahang naglakad papalapit rito at walang ano-ano'y niyakap ang kanilang ama. Dahil sa gulat, hindi alam ni Hunter kung ano ang magiging reaksyon niya. Basta ang alam lang niya ay tumulo ang kanyang mga luha dahil sa sobrang saya. Napahiga na lang sa damuhan si Hunter at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga anak. Bakas naman ang pangungulila sa mukha ni na Jacob at Jewel kaya mahigpit rin silang nakayakap sa kanilang daddy. Abala sa pag-aayos ng higaan si Abigail nang may biglang yumakap sa kanya mula sa likuran. Nagulat naman si Abigail at napatigil sa kanyang ginagawa. Hinarap niya si Hunter at nakita niyang nakangiti ito sa kanya. At saka siya biglang hinalikan. Tila may sariling isip ang labi niya at biglang tinugon ang mga halik ni Hunter. Hanggang sa namalaya na lang niyang inaangkin na siya nito. Matapos silang makapag-usap kanina, napagkasunduan nilang sa hotel pa rin sila mananatili pero kasama na si Hunter. Ayaw niyang bumalik sa bahay nila dati. Hindi niya gustong maalala ang bawat sakit sa sulok ng bahay na yon. Naunawaan naman siya ni Hunter. At heto nga, maagang natulog ang mga bata dahil napagod sa paglalaro kasama si Hunter. Iyon ang naging banding ng mag-aama. Si Hunter din ang nagpatulog sa mga ito. Kahit walang alam sa pag-aalaga ng bata si Hunter, ay tila naging eksperto ito sa mga oras na yon. Sana lang ay hindi ito magbago. Sa kabila ng lahat ng kabutihang ipinapakita ni Hunter, ay hindi pa rin nawawala ang takot ni Abigail. Kaya inihahanda niya palagi ang puso. Sakaling mangyaring muli ang dati, ay alam na niya ang gagawin. Nakayakap ngayon si Hunter sa kanya habang natutulog. Siya naman ay pinagmamasdan ang gwapo nitong mukha. No wonder, pogi at maganda ang mga anak niya. May pinagmanahan eh. Niyakap na rin naman ni Abigail si Hunter. Saka ibinulong sa lalaki ang mga katagang I love you at natulog na. Dahil sa pagod, ay kaagad siyang hinila ng antok. Hindi na niya namalayan, nagising pa pala si Hunter at sinagot ang sinabi niya. Hinalikan ni Hunter si Abigail sa noon nito at saka sinabi ang katagang I love you too. Iyon na yata ang pinakamasarap na tulog na naranasan ni Hunter sa buong buhay niya. Kinaumagahan, nagising si Abigail dahil may tumatalon sa kama. Nang magmulat si Abigail ng mata, ay nakita niya si Jewel na nagtatatalon sa kama. Samantalang si Jacob ay nakadapa sa ibabaw ni Hunter at tila ba natutulog roon. Sinaway ni Abigail si Jewel sapagkat baka magising nito ang natutulog na mag-ama. Humagik-hik lang naman sa tawa si Jewel. Bumangon na si Abigail upang maghanda ng umagahan. Nasa mid sa sariling laway si Abigail nang makitang nakaupo sa salas si Celine at Luke. Kaya marahil maaga nagising ang mga anak niya. Anong ginagawa niyo rito? Alas 7 pa lang ah? Tanong ni Abigail. Wala naman, dinadalaw lang ang pamilya Esteban. Pangaasar ni Luke sa kanya. Mukhang maganda yata ang gising mo. Wika naman ni Celine. Hindi ah, sakto lang. Ano nga palang sadya niyo rito? Tanong ni Abigail. Celestine, baka nakakalimutan mo ngayon tayo mag-a-outing. Huwag mo sabihin, nakalimutan mo na nga. Wika ni Celine at nasapo naman ni Abigail ang noon niya. Nakalimutan niya nga. Kaya naman pala naka-beach attire ang kapatid niya. Nagkasama lang kayong muli ni Hunter, kinalimutan mo na kami? Pangaasar ni Luke. Nawala nga sa isip ko. Saglit lang at aasikasuhin ko lang ang gamit namin at ang mga bata.
Mabilis na bumalik sa kwarto si Abigail upang gisingin si Hunter. Pupungas-pungas naman si Hunter. Agad na ipinag-utos ni Abigail kay Hunter na bihisan na at pakainin na ang mga bata. Siya naman ay inihanda lahat ng gagamitin nila para sa outing. Nang makatapos sila, ay dumiretso na kaagad sila sa isang sikat na beach hotel, ang Bella Vista. Sabik naman sa dagat sina Jacob at Jewel, maging ang tahimik na si Luna. Kung anong likot ni Jewel ay siya namang kabaliktaran ni Luna. Kaagad niyang binihisan ang mga anak niya ng swimming attire at saka hinayaang magtampisaw sa kiddie pool. Bumalik sa loob ng hotel si Abigail at si Lynn upang magpalit na rin. Sina Luke at Hunter naman ang naiwan sa mga bata. Tatanggapin mo na ba talagang muli si Hunter? Biglang tanong ni Celine. Wala akong magagawa. May anak kami. Hindi ko pwedeng unahin muna ang sarili namin. Mas maganda na rin siguro na buo kami. Kita mo naman siguro ang saya sa mukha ng mga anak ko ate. Halatang halata sa kanila ang pagkasabik na makilala ang daddy nila. Ayokong ipagdamot sa mga anak ko ang kaligayahang yun. Kung ano man ang nakaraan namin ni Hunter, ay mananatili na lang yun doon. Ayoko nang ungkatin pa dahil masasaktan lang ako. Gusto kong bigyan ng chance ang sa amin ni Hunter at magbaka sakali. Hindi naman laging dapat natapusin na. Pwede rin namang magsimulang muli. At kung hindi talaga pwede, ay wala na tayong magagawa doon. Basta ang alam ko lang, ang kaligayahan ng mga anak ko ang iniisip ko. Wika ni Abigail sa kapatid na si Celine. Masaya ako, Celestine, para sa'yo. Hindi na ikaw ang dating mahina ang loob at walang lakas para lumaban. Payong ate lang. Wag na wag mo pagdadamutan ng pagkakataon na makapagpaliwanag ang asawa mo kapag may alitan kayo. Nanggaling na kami dyan at talagang subok na namin yan. Give him chance to explain. At lagi mong iiwasan ang agarang magalit. Learn to control your emotions. At kung saan masaya ang puso mo, ay doon ka. Lagi yang may kaakibat na sakit. Parte na yan ng pagmamahal. Hindi ka tatatag kung hindi mo mararanasang masaktan. Basta kung kailangan mo ng tulong, andito lang ako. Pati si Luke. One call away lang kami. Napapaluha naman si Abigail sa sinabi ni Celine. Niyakap niya ang kakambal at nagpasalamat. Sa looban ng 3 taong nakalipas, ay ang kanyang ate lang ang tumutulong sa kanya, lalo na sa mga panahong nalulungkot siya. Laging nandiriyan si Celine upang pagaanin ang loob niya. Kaya laking pasasalamat niya at meron siyang kakambal na kagaya ni Celine. Nagdesisyon na silang lumabas upang puntahan ang kani-kanilang mga anak at asawa. Paglabas nila, ay nakita nila ang tumpukan ng mga tao sa tabing dagat. Napakunot ang noo ni Celine at nagkatinginan sila. Dilapitan nila ang tumpukan at nakita nila ang isang lalaki na bumubula ang bibig. Tila ba nalason ito? Nakita rin nila na naririto si Hunter at Luke na nagsasagawa ng first aid. Nang dumating na ang rescue team, ay tumayo na si Hunter at Luke. Napansin ni Abigail na wala rito ang mga anak niya maging si Luna. Inilibot ni Abigail ang paningin sa kiddie pool kung saan nila iniwan ang mga bata pero hindi niya pa rin makita. Kaya naman, tinanong na niya si Hunter. Hunter, nasaan ang mga bata? Nasa pool. Pool? Saang pool? Luke, nasaan si Luna? Natataranta na rin si Celine. Nang maunawaan ni Hunter ang nangyayari, ay kaagad na tinakbo nito ang pool na pinag-iwanan nila sa mga bata. Subalit wala na roon ang mga bata. Naghiwa-hiwalay silang apat upang hanapin ang mga ito. Ngunit wala pa rin talaga. Napansin ni Abigail ang laruan na daladala ni Jewel kanina. Nang limutin niya ito, ay may nakaipit na sulat rito. May initials na VIP. Kinuha sa kanya ni Hunter ang papel saka napasabunot sa sariling buhok. Kaagad nilang pinuntahan ang CCTV room ng hotel at nakita nilang 3 lalaki ang kumuha sa mga bata. Kaagad naman nilang na-identify ang mga mukha ng salarin. Kaya naman,
Pumunta sila sa kwarto nila upang maghanda. Naguguluhan si Abigail sa nangyayari. Lalo na nang makita niyang naglabas ng baril si Celine at halos atakihin si Abigail. Bigla rin naman naglabas ng baril si Hunter, maging si Luke. Nag-a-assemble ang mga ito ng baril. At nang bigla siyang abutan ng kanyang ate ng baril, ay napatanga si Abigail. Kakailanganin mo to. Yun ang wika sa kanya ni Celine at namamalaya na lang niyang nangangatal siya habang hawak-hawak ang baril.